pa sa ating lahat. Happy Sunday sa ating lahat. And narito na naman po tayo para sa ating ika-63rd day ng ating sharing ng devotion video. Ayan, kamusta po ang lahat? I do hope and pray na nawa tayo po ay mga pinagpala. Ayan, today, ayan tayo nakapaglingkod na naman muli sa ating Diyos. At maraming mga panibagong mga natutunan base sa ating pag-discipleship or leadership training. Ayan. And syempre, salamat sa Panginoon sa kalakasan, pag-iingat sa atin na although maulan dito sa Hong Kong at sa Pilipinas naman ay sobrang init, pero salamat pa rin sa Diyos at tayo pinoprotektahan at iniingatan at may lakas at buhay at hininga para makapaglingkod at papurihan at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. So bago po tayo magsimula, huwag po natin kakalimutan ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila po namin ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat mga pagpapala, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon, lalong higit ang mabuhay sa mundong ito, Panginoon, at i-enjoy, Panginoon, ang buhay at kalakasan at mga pagpapala, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ano man po ang mga pinagdadaan ng pagsubok ng bawat isa, Panginoon, ay kabigatan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay laging nariyan, Panginoon, upang tulungan kami at iawan kami sa aming mga pinagdadaanan ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa aming laging magiging pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong salita, Panginoon, ay napapapurihan at nadadakila namin ang inyong pangalan, Panginoon. At alam namin na sa kalangitan, Panginoon, ay masaya kayo, Panginoon, na nagiging instrumento ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang magpahayag, magturo, Panginoon, at magbahagi sa mga makikilala namin, Panginoon, especially ang mga wala pang relasyon sa inyo, Panginoon, at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, kundi matulungan namin sila upang makilala kayo ng lubos at ang inyong anak na si Jesus sa kanyang tinapos na gawa na pagligtas sa bawat isa sa amin mula sa kasalanan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, ang pagsama lagi ng banal na Espiritu at paglukob ninyo, Panginoon, at pag-anoint sa aming Panginoon upang ang lahat ng mga lalabas sa aming bibig ay pawang nang gagaling lamang sa inyo, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng kapangyarihan, karunungan, at buhay, Panginoon, ay ipinagkaloob nyo sa aming Panginoon. At walang makakapigil sa inyo, Panginoon, upang gawin kaming daluyan ng pagpapala sa pamamagitan man ng salita, kilos at gawa sa aming kapwa. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 18:28. Sabi dito, sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Message, dito naman daw ay sinabi ni Pedro na alam at nakita daw ni Jesus na iniwan nila ang kanilang mga tahanan para sumunod sa Diyos at kay Jesus. Application, kahit sinabi ni Pedro, alam ni Jesus at ng Diyos ang sinakripisyo nila para sumunod at gawin ang misyon ng pag-iebanghelyo. Kahit tayo sa panahon natin ngayon, makakaranas talaga tayo ng mga pag-iwan sa ating tahanan, mga mahal sa buhay at nakasanayang kultura o paniniwala, para yakapin ang mga pagsubok, hirap, panghusga ng iba, ngunit ang higit na gantimpala ay ang matuto sila at maging pasimula ng mga nananalig kay Jesus. Magkakaroon sila ng tapang at gabay ng banal na Espiritu upang mapalaganap sa buong mundo ang mga iiwang aral ni Jesus. Kaya kahit hanggang sa panahon natin ngayon at sa mga susunod pa ay kilala at mababasa o mapapakinggan ng ang mga pangalan nila at ang ugnayan nila sa Diyos at kay Jesus, lalong higit ang makita sa buhay natin na nagahari sa atin ang Diyos at si Jesus sa kilos, salita at ugali. So purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So diba, dito nga ay sinabi ni Pedro na kumbaga ay kahit naman hindi niya sabihin, alam ng Panginoong Jesus kung ano yung mga ginawa ng kanyang alagad, diba? Na nung sila ay tinawag at sinabi ni Jesus na sumunod sa kanya, ay sumunod naman ang mga ito. May iba lang talaga na nagsimula sa pagkakasala or sa pagiging kagaya si
Saul or kilala natin bilang si Paul. Ayan, dati siya ay galit na galit sa mga Hudyo at yung mga naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang ginagawa niya ay pinapapatay niya. Ngunit nang kinausap at nangusap sa kanyang ating Panginoong Diyos, ay natutunan niya na mali pala ang kanyang ginagawa na pagpatay sa mga naniniwala sa ating Panginoong Diyos, dahil siya mismo sa sarili niya ay naranasan niya kung paano kumilos at makapag-usap ang Diyos. At isa din siya sa mga naging magaling na alagad ng ating Panginoong Jesus, kahit medyo late na nga lang siya noong naging disciple ng ating Panginoon, diba? Pero yung sa first 11 disciples, ayan, ay talagang sila ay mula sa pagiging magsasaka or ano man ang mga trabaho nila, ay magsasaka tuloy, sorry pala. Sorry po doon, correction. Mula sa pagiging mga mangingisda or mga ordinaryong tao na nangingisda ng isda, ang kanila na nagiging isda or binabahaginan ng salita ng Diyos or ebanghelyo ay mga tao, kumbaga naging mangingisda na sila ng tao imbis na ng mga isda. Ayan, so iniwan nila ang kanilang mga tahanan. So nangyari din sa panahon natin na kung saan ay ang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, mga pastor or mga misyonero, mga pariman, di ba, na kung saan sa ang lugar sila madedestino o maaasay na mapunta, na kung saan ay sa bawat lugar na pupunta nila ay naibabahagi nila ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos na nakasaad sa kanyang salita sa Biblia. And tayo din ay maaaring magkaroon ng ating personal na pag-aaral o pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng tunay na kaunawaan or pagkaintindi kung ano yung mga sinasabi, diba? And sabi nga, lagi tayong mag-ask ng mga spiritual leaders na talagang trusted natin, that is filled with the Holy Spirit, nag-aral tungkol sa mga salita ng Diyos, at makikita sa buhay nila na talagang nagahari ang ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus, dahil maayos ang pamumuhay, walang pinagkasalaan or hindi mo makikita na namuhay sa maling pamamaraan, bagkus ay namuhay ng may kabanalan, ng may kabutihan at isang magandang halimbawa sa kanyang kapwa. So tayo, di ba, bilang tayong mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, hilingin natin sa ating Panginoon or sa pamamagitan ng prayer na, Lord, gamitin niyo po nawa ang aking buhay, Panginoon, para maging tagapagpahayag na inyong salita, Panginoon. Ibigay niyo po sa akin ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At syempre, kailangan din na magkaroon tayo ng research or pag-aaral kung totoo ba na ang mga napapakinggan natin ay nakasaad sa Biblia. Kaya dapat maging maingat din po tayo, di ba, sa ating pakikinig sa mga preaching. Kumbaga, i-discern natin or ating tingnan kung ito ba ay totoong nakasaad sa Biblia o taliwas sa nakasulat sa salita ng Diyos. Dahil sabi nga, ang salita ng Diyos ang magiging gabay natin upang malaman ang katotohanan, di ba? And mostly naman kapag sa Gospels, which is Mark, John, Luke, and ano pa bang basta yan, usually mga nasa New Testaments, ayan ang mga Gospels. Kasi ang Old Testament, sa mga hindi nakakaalam, yan po ay karamihan ng mga kasulatan ng mga Hudyo, kaya sila ay lumang ipan. Ayan, kumbaga, sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, dyan mula sa kanyang mga alagad, ay sila ang mga nagsulat ng kung ano yung mga naranasan nila or
pinangusap sa kanila noong naririto ang ating Panginoong Yesus sa mundo, na kung saan sila ang nagkaroon ng privilege or privilehiyo para makasama ang ating Panginoong Yesus, masaksihan ang mga ginawang himala nito at hanggang sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus at muling pagkabuhay at pagbalik sa langit o sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, at kung saan iniwan ng ating Panginoong Yesus ang banal na espiritu upang kahit wala na siya dito sa mundong ito, ayun ang magiging gabay natin upang ma-discern or malaman kung ang mga nasa paligid pa natin, lalo higit ang mga napapakinggan o nababasa, ay nakasaad sa salita ng Diyos o di kaya ay may gabay ng banal na espiritu upang ito ay magrema sa iyong puso at isip at kung saan ay i-apply mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sabi nga, ang hangad sa atin ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus ay tayo ay mapabuti, maging masaya, maginhawa, and puno ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, diba? Na kung saan at higit din na patibayin natin ang ating espiritual, dahil kung kumakain tayo ng physical na pagkain, ayan, wag po nating idadayat ang ating spiritual life, na kung saan ayon yung pagbabasa ng salita ng Diyos or pakikinig sa mga anointed preacher or mga nagpapayag ng salita ng Diyos. And ayan, intayin mo ang sagot sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. May iba pinapakitaan ng Diyos ng tawag dito, ng sagot sa kanilang mga panalangin or deepest desire sa pamamagitan ng iba ng panaginip o kaya ay ng mga pahiwatig sa kapaligiran. So maging sensitive lamang po tayo sa mga pagsagot sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pero alam natin at nakasisigurado tayo sa ating puso, isip at kaluluwa na ang hangad at nais sa atin ng Diyos ay tayo ay mapabuti, diba? Sabi nga na kahit iwan man natin ang ating mga dating paniniwala na taliwas sa mga ating bagong natututunan ngayon, kasi hindi tayo dapat manatili na yun lang yung alam natin, kumbaga ayaw na nating madagdagan or ayaw na nating mag-research or what or something. Sa sobrang modern world ngayon, is mas kailangan nga na kapag may narinig ka, may nabasa o nakita, or para nagiging confused ka if totoo ba ito o hindi, is maganda na nire-research din natin. Lalo higit, maganda pong mag-research sa salita ng Diyos upang sa gayon, kapag ating na-research or naipaliwanag sa atin na maayos ng mga anointed preacher, is maintindihan natin kung ano yung aral na ipinababatid sa atin ng ating mga nabasa. So, nawa po ay maging kasiyahan natin at maglalaan tayo ng oras para magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa oras na ikaw ay pahinga or ikaw ay bagong gising. Depende po sa inyong nailaan na oras para mag aral at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Dahil tandaan po natin, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay nakakapagpa-healthy ng ating spiritual life, na kung saan anumang pagsubok ang ating pagdaanan, anumang mga gawa ng kaaway na nais na nakawin sa atin at sirain ng ating buhay sa pamamagitan ng mga masasamang pag-iisip or mga masasamang ipinapakita sa atin ng ating kapwa, ay mag-shine sa atin ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesus at sa ating Panginoong Diyos, na tayong maging salt and light of this world, diba? Na kung saan ko ang ating Panginoong Jesus ay naging light of the world, the savior of the world, ay tayo ay maging katulong ng ating Panginoong Jesus para sa gawain na kagaya noon, na marami ang makakilala sa Kanya at tumanggap bilang Diyos at tagapagligtas, at sila ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan dito man sa mundo, habang nabubuhay pa tayo na mapayapa sa kabila ng mga magiging pagsubok sa buhay, ay lagi pa rin masaya at nakakangiti ng tama, hindi bitter, hindi nagpapanggap o nagkukunwari lamang. At lalong higit kapag tayo ay
magbabalik na sa ating Panginoong Diyos ang pinahiram na espiritu sa atin at ang ating physical na katawan ay iiwan na natin at mag-dedicate na dito sa mundong ito. Pero kung saan ang physical nating buhay ay magbabalik sa alikabok, magbibigay buhay para sa mga hayop, sa mga halaman at sa mga panibagong tao na isisilang at mabubuhay pa dito. Pero lalong higit ay makapagtanim po tayo sa puso, isip at kaluluwa ng ating kapwa ng ebanghelyo o mga salita ng Diyos na kung saan ay makakatulong din sa kanila upang mapagtagumpayan ang buhay na ito sa mundo na may sakit, may mga problema o di kaya ay mga natatakot mamatay na hindi alam kung saan sila mapupunta ang kanilang espiritu after na sila ay bawian ng buhay dito sa mundo. Ayan, nawa po ay may natutunan tayo sa ating sharing ng devotion video ngayon at bukas po ulit dahil kailangan na magpahinga na inyong lingkod at may pasok na aking alaga bukas. Let us all end up into prayer. Amen namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, because we are assured, Panginoon, na iwan man namin ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, mapalayo man sila, Panginoon, at ang aming tahanan, Panginoon, at ang aming bansa, Panginoon. Ngunit alam po namin at nakasisiguro kami, Panginoon, na natutuwa kayo, Panginoon, na aming ginagawa, Panginoon, ang Great Commission, Panginoon, na kung saan ay pumunta sa bawat mga pinapapunta niyo kami ng lugar, Panginoon, upang doon ay magamit kami, Panginoon, upang maluwalhati at maipahayag ang inyong kabutihan at pagmamahal sa aming kapwa, Panginoon. At anuman, ang mga deepest prayer ng bawat isa sa aming Panginoon, whether it's financially, physically, spiritually, Panginoon, at relationship with others, Panginoon, alam kong ito po ay sasagutin ninyo ayon sa inyong kalooban, Panginoon. And hindi niyo po kami iiwan at pababayaan, Panginoon, na bagamat iba-iba man, Panginoon, magiging sagot nyo sa aming bawat panalangin, Panginoon, yun ay dahil nagtitiwala kami, Panginoon, na alam nyo kung ano ang makakabuti sa amin, Panginoon, sapagkat alam nyo ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, Panginoon, at ang aming hinaharap, Panginoon. Kaya nagtitiwala kami, Panginoon, na ang lahat ng inyong mga nais o misyon na ipagawa sa amin, Panginoon, ay aming magagawa dahil sa pagtulong ninyo at paggabay sa amin, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at nawa ay maging kaligayahan ng bawat isa, Panginoon, na buong tapang, Panginoon, na ipagmalaki kayo, Panginoon, ang inyong ebanghelyo, Panginoon, sa lahat ng mga makikilala ng bawat isa, Panginoon, o kakilala, Panginoon, na hindi pa tumatanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. At alam po namin na tutulungan nyo kami, Panginoon, upang makita sa amin ng bawat tao, Panginoon, na ang inyong kaluwalhatian at ang iniwang halimbawa ng inyong anak na si Jesus nung siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. Muli, ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!